Progress bonds daw eh. 2.6 for 5 years. Pwe. Everyone, kamusta hello, kayo? Ayan. So, kamusta? Okay so, naman. Gusto okay mo tayong mossy ah. Oo nga eh. So, still negative? Teka, nausin ako sa bukti, Mario. May nakatikwas. So, hindi ako nag- So, guys, napapansin nyo, nagka-share screen ako because we want to discuss this very, very special bond na bagong release ng Bureau of Treasury. Si Progreso Bonds, no? Or RTB-24, no? Oo, yan. Dahil... So, ano to, no? Nilaunch nila noong July 16. Yes. No? Nanood ka ba ng live stream nila, Adriel? A bit. Tapos may video pa nga sila, yung catchy video na yun. Yung may nagsasayo na ganon? Oo, may sumasayo. Ano yun? Bakit? Ay, nakita ko yon. Ang dami nagko-comment sa video na yon kasi para nakaka-distract daw yung share ko sa group para makita nyo. But yeah. So, si Bureau of Treasury launched their Progreso Bonds. No? Progreso Bonds para sa bayan. This is only available for 2 weeks, 3 weeks, July 16 to August 7. So, this is a 5-year bond that gives you a interest rate per annum of 2.625%. So you can visit yung treasury.gov.ph no /RTB/ to see kung ano yung RTB bond 24 or yung Progreso bond. Tapos may calculator na dito. So let's say you invested 10,000 no. Tapos kino-compare pa niya sa time deposit, di ko alam kung bakit. So so yung return niya after 5 years 1k daw tapos 450. 5 years? Yes, 5 years. 5 years fixed. So, for example, I invested, diba, 10,000. So, after 5 years, may return ako plus babalik yung 10,000 ko. So, minimum investment niya, I believe, is 5,000 pesos. No? Yes. Multiples of 5,000. Tapos, yung, I'm just scrolling it down. So, how do you invest? You can inquire sa mga banks. Tapos, may forms then, and then you pay the principal cost. Tapos yung okay pa dito is they just recently launched no yung bonds.ph na app. So it's yes, also available there. So medyo convenient na to invest in bonds. So bonds are rocking the market right now. Wow. Sa Philippines no. Kailangan so medyo na, ano nila. Oo. So ayun, may steps din dito how to invest online no, but you can invest in bonds.ph then. So you just download the app. Tapos ito yung mga banks, no? Dan Bank, BBP, BDO, BPI, China, and so on and so forth. So, so that's Progreso Bonds in a nutshell. So ang tanong ngayon ay, okay ba silang, okay ba itong investment? Your thoughts. your thoughts na tayo. Dito siya, your thoughts portion. Ikaw, Sir Fitz, I think nag-video ka na rin eh about this channel mo. Yes, so nag-video na ako dito tungkol sa Progreso Bonds. Kasi actually, ang number one na tanong sa akin is, bakit daw sila mag-i-invest dito sa Progreso Bonds na 2.625% lang yung kanilang kikitain? Yung MP2 daw, lagi nilang ginagawang benchmark yung MP2 eh. Kasi masyado silang natutuwa doon sa 6-7% na dividends na binibigay ng MP2. Isa tayo sa mga unang nag-feature sa video natin. So, pero may balita na sa MP2 daw. Ano na balita sa kanila? But it's not direct, indirect siya. Nag-declare na yung ng pag-ibig na yung interest rates ng succeeding loans will be lower. So that will indirectly how low? Ayan yung hindi pa nila sinasabi. Yeah, which is exactly my point doon sa ginawa kong video and dun sa yun din yung sagot ko dun sa nagtanong sa akin kasi yung MP2 that is a dividend rate which means pwede siyang bumaba, pwedeng mag-declare ang pag-ibig na hindi mo na kayo magbibigay ng dividend this quarter, di ba? So itong RTB24 or itong Progreso Bonds, sure yung marireceive mo na interest, di ba? So kahit anong mangyari, marireceive mo siya, although of course mababa lang siya, but
it is backed by the Philippine government, being a government bond, no? So ang pinakakalaban mo lang talaga dito ay inflation, di ba? So para sa akin, again, if this will help you reach your financial goal, then go ahead and invest dito sa Progreso Bonds. So if not, then you should find another investment that can help you achieve kung ano man yung gusto mong mangyari sa finances mo. Yun. So one of the things that I like dito sa Progreso Bonds is it encourages yung financial inclusion kasi nga for the first time pwede kang mag-invest through an app. So yung bonds.ph app, which is ang nag-develop nito ay yung PDAX. PDAX ang technology partner nila, Philippine Digital Asset Exchange. So it is running under a blockchain architecture actually. Pero yung ano ba yung tawag mo doon, yung magpa-process yung receiving partner nila is Union Bank. So parang Union Bank yung nagbebenta nung government bonds sa iyo through the parang app. Dealer, the app is, parang dealer. Parang dealer. Yeah, oo. Dealer pero, and partner. Yes. So si PDAX yung nagpapatakbo nung app mismo. So, yun nga. Since ako, I've met farmers na nasa liblib na lugar. Ang layo nung bangko sa kanila. Pero meron silang cellphone, meron silang internet data. Di ba? So yung pera nila, usually nasa rural bank lang. Alam mo yun? Ay, nasa bahay lang nila minsan. So at least ito, merong option na pwede nilang paglagyan ng pera na that will earn them a little bit higher interest than the savings account, the usual savings account or time deposit. Yun. Sabi dito sa neda.gov.ph, this will allow investors of specific bonds maturing 2020 and 2021 to switch into RTB-24 without the added cost. So nung nabasa ko to, chinek ko yung aking bonds. Unfortunately, magmamature yung sa akin 2023 pa. Pero kung sakali sa mga nakikinig ngayon, kung magmamature ng 2020 or 2021, uy, pwede ninyong i-consider mag-switch into this Progreso Bonds. Yeah. Tapos, regarding financial inclusions, pati OFWs can invest. So, global din siya. So, for our OFW viewers, no, outside, no? Very convenient. Very convenient for you if you really want, no? Parang, for me, it's just an additional part of your portfolio. But then again, no, for those not thinking if this is a good investment or not, again, similar to our previous videos, you have to see if this fits your portfolio or not, or goal or not. Otherwise, maybe you have to find a different bond or a different investment vehicle because 2 points, di ba? Kailangan mo i-substantiate. Kailangan ko ba ng 2.6? Will it reach to my goal? Or do I need to have a higher interest rate to reach my goal? So, yun yung... Tama. Oo. And i-share ko sa inyo yung app, no? Kasi I installed it a few days ago. Ayan. So, sana makita ng maayos. Oh, di ba? High-tech tayo. Ayan. Wow. So, ito yung bonds.ph na app. So, if you open it... Ay, naku, makikita yung ano ko. Teka. Alalakin muna ako. Share mo na lang, sir. Kahit tayo lang nakakaalam. Ayan, oh, yun. So, nakapasok na tayo. So, ito, no, pwede ka mag-cash in using different... Wow. So, pwedeng PesoNet, InstaPay, GCash, or PayMaya. Pwede rin Bitcoin. Tapos pwede rin mag-direct deposit, no, kung gusto nyo. So, of course, ngayon, ang makikita lang natin, yung RTB-24. So, but I believe na as more government bonds are offered, lalabas na rin siya dito, no? So, pag naglabas pa sila ng mga additional ng mga bonds, then, alam mo, hindi mo na kailangan pumunta sa banko. Kung na-experience na... Yeah, kung na-experience na mag-invest sa isang bond, sa isang government bond, di ba? Parang pupunta ka pa ng banko, mga 2 or 3 times ka pa pupunta doon, lalo pabalik-balik. So, at least ito, nasa app na lang siya, and you can just
invest through your phone, di ba? Yeah. So, tapos mo lang yung bank account mo if needed at or yung payment channel para at least convenient na yung payment, and I think pwede mo i-debit, auto-debit or whatever. So, at least convenient siya. Actually, yung interest niya, automatic papasok din dito. So, alam mo yun? Mm-hmm. Yeah. Kung nag-invest ka through the app. Tapos hindi na hassle for you. No? Minsan kasi yung iba nagta-travel pa 1 hour, 2 hours because malayo yung bank. So, at least just do it at the comfort of your home. Lalo na may pandemya ngayon. So, at least safe. Let's invest safely. Invest safely. As ito, ito hindi to masyadong na bibigyan ng emphasis, no. So right now, meron tayong pre-selling ng RTB-24. So this is the Progreso Bonds. Pero actually itong app na to, meron kang opportunity to sell it at the secondary market. So for example, pag kinili ko yung buy, 'di ba, pre-selling yung RTB-24. So sabihin na natin na nagbenta ako. I'm sorry. Let's say na bumili ako. So pagkabili ko niyan, syempre papasok na yan sa akin. Kasi ang iniisip ng ibang tao, di nakatali for 5 years yung pera ko. Actually, not necessarily. Kasi kung kailangan mo ng pera, you can sell it in the secondary market. So pwede mong i-sell dito sa app na to. So makukuha mo yung pera mo. But of course, yung rate ng bond pag later on, yun na yung medyo volatile. Hindi natin masasabi kung are you going to earn more or are you going to earn less, no? Baka hindi mo siya mabenta at 5,000 pesos. Yes, baka may bumili. Well, at least kung may bumili man sa iyo ng at 4,900 pesos, alam mo yun, kung kumita ka na naman ng more than 100 pesos dun sa interest rates, then more or less bawi na. So, ayun, no? So, of course, this is, para sa akin na, this is something na worth considering. Kasi, sige, binili ko tong 5,000 na to at 2.625%. Tapos, sabihin na natin sa December, yung premium bonds, in-offer nila rito, yung premium bonds, 4%, di ba? So, at least ako, pwede kong i-sell yung RTB-24 ko, tapos, ang bilhin ko yung premium bond. So alam mo yung pwede ako mag-switch ng bond. So sa akin, yun yung number one advantage why I downloaded the app, I installed it, ayan, verified account na yan. So popondohan ko na lang siya, magka-cash in na lang ako. So syempre hindi mo na ako nag-cash in pa kasi baka mamaya makita niyo kung magkano yung ika-cash in ko. Ayun. Sige. Sir Renzi, may ano ka ba sa Progreso Bonds? Progress Bonds daw eh. 2.6 for 5 years? Pwede? Mababa ba masyado sa'yo? Although, okay, recently kasi, may pwede talaga eh, no? Okay, recently, nagkaroon ng 10-year bond, nag-issue, nasa 2.875. So if you compare the 2.625 to 2.875, the 2.6 at 5 years, 2.8 na 10 years, it's a better deal. Eh kasi 2.8 10 years, ito 2.6 5 years lang. So okay na ako dito, halos patay na sila, 'di ba? Yeah. Compared to the 10 year, okay, good deal na tong 2.625, but on a net basis 2.1%. Okay, 2.1% ang makukuha mo for 5 years. Ngayon, less the tax, diba? May 20% tax pa yan. Yung 2.1 net na yun. Pero I think may trust fee pa yan. Tingnan mo kung magkano yung trust fee. Pero baka manipis na lang yan. Mga 0.15, siguro 0.10% na lang yan. Or even 0.5. Ngayon, nagkaroon din ng issuance ng aboitis. A two-year paper. Two-year paper aboitis, 3.125. Okay? Mm-hmm. Si Robinson's Land, nagkaroon din ng issuance ng 3 years, 3.68. Mm-hmm. So syempre, compare ka na. Ano gusto mo? 5 taon na 2.625 o 2 years na 3%, 3 years na 3.7%. So, ikukumpara mo yung mga yan, iahambing mo sila. Ngayon, syempre, sabihin naman nila, government naman yan, RTB, so risk-free. Yeah, okay naman yun. And rightly so, di ba? Kaya nga, ikaw ba, kung may pera ka, of course, kung ayaw mo talaga ng risk, then mag-government bond ka. Kaya lang, isipin mo, aboitis naman to, di ba? At 3%. Robinson's Land,
at 3.68. So do you think ba magfo-fold sila, 'di ba? So isipin mo din 'yon. Ngayon, in the market right now, a money market fund for the previous 1 year could give you already mga nasa 2.6, 2.7. 1 year na 'yon. A fixed income fund would give you already between 6 to mga nasa 9% for the previous 1 year. Ngayon, kung ako isipin ko, okay, magpapatali ba ako, or kung ako investor, okay, magpapatali ba ako sa 2.6 for the next 5 years? Eh kung willing na naman akong magpatali for the next 5 years ng 2.6, then bakit hindi na just to look for the opportunity cost? Eh kung pwede naman ako 5 years na wala yung pera, eh bakit hindi na lang ako mag-fixed income fund or money market fund na mas mataas ang return pihado? Kasi a fixed income fund or a money market fund, may lamang yan mga bonds na mas mataas pihado dito sa RTB. May mga corporate papers yan. So again, no, kung willing ka na namang mawalan ng 5 years yan, medyo manipis yung 0.6 para sa akin. I'd rather go for a fixed income or a money market fund. But of course, if you're like... A corporate paper. A corporate paper like Aboitiz and Robinsons. O yun, kasi yung Jollibee mo na 10 years, nasa 4.7 na eh. Pero 10 years naman ang pinag-uusapan. So kumbaga, again, hindi porke nandyan, mag-i-invest tayo. Parang ganito lang yan. Kung may target ka na pera in 5 years time, eh dadaling ka ba ng 2.6 papunta doon sa target na pera mo? Kasi kung hindi, eh maghanap ka ng mas mataas-taas na return. So, ayun. But of course, kung sa mga very conservative investor na naghahanap lang ng mas mataas sa time deposit, then yeah, the RTB would be a good start as well. Pero, manipis? Hindi mo gusto. Sa 5 years naman, 5 years mo ko itatali, 2.6 lang, eh, may iba ako mahahanap dyan na mas mataas, di ba? Marami nga nagsasabi na mag-MP2 na lang sila, no? So, ako I agree na... I agree. But, I want them to realize na because we're in a pandemic and all, then, yung previous experience sila with Pag-ibig MP2 na 6 to 7%, wag silang mag-expect na baka ganun, na ganun din kalaki yung kikitain nila. So, it might probably be lower. So, just to help them set their expectations. And meron din akong narinig na, of course, since this is Progreso Bonds, these are government bonds, beyond the money daw, investing in a Progreso Bond is actually like helping the country, kasi syempre the money will be used by the government para sa we heal as one na mga initiatives ng government in helping our frontliners, etc., etc. So if you believe in that cause, then that makes it a good reason to also invest dito sa Progreso Bonds beyond the financial benefits, di ba? Mag-invest na lang. Okay, sige. Mag-invest na lang sa fixed income fund na nag-i-invest din sa government bond. Pwede rin. Pwede rin. That's a good argument, no? Yes. Yeah. Maraming fixed income streams, no? It's just a matter of which ones, like looking for a shoe, which ones fits you, which ones will lead you to your goal. And then, for me personally, if you really want to explore bonds, I think this is already a good start. But there are always better options out there in the market. It really just depends on what you really need right now. Sa akin naman, yung mga nagsisimula dyan, yung mga fresh grad, no, who wants to get started on investing, isa tong paraan, no, to get started, no, without the risk, yung kaysa ikaw mismo yung nagte-trade or buy and sell, no, check bonds, pero tulad nga nung ating sinabi dito sa show na to is do your research. My performance din. Then that segues to soon baka magkaroon tayo ng yung second quarter performance ng mga bonds, equity, money market. So abangan natin yan. Abangan natin yan. Mas madali natin mapipresent, Renzi, kasi meron tayong screen share. So, yun. Oh, right.
So abangan natin 'yan. Yeah, so I guess that's it. So guys, abangan niyo yung aming ano fund performance review for the second quarter coming out soon as makuha namin lahat ng mga data. And I hope mayroon kayong natutunan dito sa video natin ngayon. So please give it a thumbs up and share it to your friends. And please, kung hindi pa kayo nag-subscribe, then please hit the subscribe button. Yeah. Below, yes. And don't forget to hit that notification bell so that you won't miss a thing. Yan! And of course, you're updated sa mga latest videos natin. Katulad nito at yung fun performance review in the future. So that's it, guys. So goodbye and see you in the next video. Bye-bye! Bye-bye. Bye-bye.